Hello po guys, good day to us all po. Bali, kaunting duktong lang po to dun sa final nung kay Hepta, episode 3. Parang gawin po natin tong E1. Kasi medyo bitin po kasi yung explanation ko dun eh. So, bali nga po, nilamon po ng guilt si Hepta eh. Kaya inalay niya yung kanyang ano eh. Kasi parang mapapahiya po siya dun sa binitawan niyang salita na talagang dapat mag-aalay siya sa ating creator. Actually, ang creator po natin, napakalaki po ng puso ng ating creator. Mapagmahal po siya at mapagpatawad sa tao, sa lahat ng nilikha niya. Pati nga po insekto, mahalaga sa Panginoon eh. Kaso minsan po kasi ang tao, sarili niya rin po yung magbabaon sa kanya, sa ikapapahamak niya, sa ikagigilty niya, sa ikalulubog niya, sa kanyang pagkakasala. Pag kinuha po natin yung context ng kwento ng lalaking ito, nagkasala pa rin po siya eh. Tumupad siya sa pangako niya, pero nagkasala siya. Kasi bagamat ikaw eh, pinagbigyan ng Panginoon, binigyan ka ng breakthrough, pwede ka namang magnilay eh, pwede kang magsisi sa kanya eh, humingi ka ng tawad sa kanya, kasi sarili mong anak yun eh, mahal natin lahat ang anak natin eh. Minsan nga po kahit hindi ganun ka-perfect ang anak natin, kahit hindi nare-reach ng anak natin yung gusto nating mangyari sa anak natin, mahal at pinapatawad pa rin natin siya eh. Kasi nga po ang tao ay nilikha ng Panginoon sa kanyang larawan. Ang magulang po mapagmahal at mapagkalinga. Karamihan po talaga 99% ng magulang mapagkalinga sa kanyang anak. So ang nangyari po, kagaya po nung nirelate ko din po dun sa part nitong kwento ni Hepta, yung pong isang bayan naninibe, nagsisi po ang mga tao doon nung nangaral si Jonas, kasi natakot po sila dahil sinabi po ni Jonas na magugunaw ang lugar nila, gugunawin ng Panginoon, igagaya sa Sodom at Gomorrah. So nagsisi po sila, natakot po sila kasi pinaniwalaan nila yung isang propeta na padala talaga ng Panginoon yung mensaheng yun. Ako po kasi para sa akin, ang lesson pong nakuha ko dito kay Hepta, kung nagsisi siya, kung humingi siya ng tawad, patatawarin po siya ng Panginoon. Ako po, 75% po, pakiramdam ko talaga, perspective ko po, instinct ko po, patatawarin siya. Hindi dadating sa puntong iaalay niya yung anak niya eh. Kayo po ang magbigay ng discretion. Sana po guys, nakapagbigay ako sa inyo ng konting life lesson sa kwentong to. To God be the glory po. God bless us all po. And thank you po for watching.